Ngayon naman, pag-uusapan natin ang finishing stage management. Nandito na yung malapit na tayong magpa-harvest, no? So dapat may maintain natin yung kanilang mabilis na paglaki, yung rapid growth nila kasi sa stage na to, no? So dapat i-supplement din natin sila ng magandang or tamang feeds. So sa stage na to, dapat akma din yung ating pinapakain na feeds. So finisher type of feeds ang ating papakain. So usually itong mga finisher type of feeds ay mas maganda if pellet ang kanyang ano, ang kanyang form. So mas madali siyang makain, no? Tapos less yung spillage niya. Hindi tulad yung maliliit na particles, tapos yung mako-conserve ng manok niyang ano, yung energy. Imbis na tumuka siya ng tumuka para makakain ng mga maliliit na particles, mas mabilis niya makakain yung mga malalaking particles. So mako-conserve niya yung energy niya for growth, okay? So mabilis siyang lumaki. Patuloy pa rin ang pagbibigay natin ng mga supplements, no? Kasi pag malalaki na yung ating mga manok, prone na siya sa heat stress or heat stroke. Alam niyo po ba yun? Bigla na lang siya mamamatay. Since malaki na yung katawan niya, madami na siyang pinuproduce na init sa katawan, no? Lalo na malakas na rin kumain yan, no? Napaka-importante kasi nito kasi pag na-heat stroke siya, namatay, sayang yung pag-aalaga natin during brooding, during growing, tapos mamamatay lang siya malapit na ma-harvest. So ano mga pwede natin ibigay? So sa heat stress, pwede na tayong magbigay niyan ng electrolytes, which is yung ELEC-V. Turo ko sa inyo kung paano maghalo ng electrolytes, no? So, particularly yung ELEC-V. So powder siya, naka 1 kilogram packaging. So mas maganda ihalo muna natin sa mas maliit na container. Tapos i-ready na natin paghahaluan natin na tubig. Okay, ano ba yung tamang dilution ng electrolytes or ELEC-V? Ang usual dose niya is 5 grams or isang kutsarita per 1 gallon or 4 na litro. Pag marakihan naman yung farm natin, pag sisiw pa lang, pwedeng gamitin natin is 10 grams per 1,000 birds. Pag mga terminal stage na siya, pag malalaki na, pag pa-harvest na, pwede naman siyang nasa 30 grams per 1,000 birds. Okay? Good for 6 hours pa rin. So pag natimpla na natin kung ilan yung kailangan natin for the isang flock or sa isang pen, so pwede na natin ihalo dun sa mas malaking ano, yung kung ilan yung kanyang gagamitin ng tubig. After nyan, pwede na natin siyang dalin dun sa ating overhead tank, kung meron tayong overhead tank, or kung may medicator tayo, tulad ng mga tunnel ventilated houses, yan, nilalagay na natin siya dun, na may takip, at saka may filter. Sa mga conventional housing, ito, mano-mano kasi binibigay, dun na mismo, direkta na dun sa kanyang ano, mga basins, ng mga planggana. So ito, ready na. Next naman yung sa stress overall, pwede tayo magbigay ng vitamin A, D, E. Since ano pa rin sila, prone to stress, so prone sa ano, magkasakit. Tuturuan ko kayo paano maghalo ng vitamin A, D, E. So syempre, dapat ay prepare na natin yung ating mga kailangan, no? Yung isang timbang tubig. Measure na natin yung kailangan niya for a particular time. So kadalasan pag mga supplements, good for 6 hours, no? So ito yung example natin, halos sa half full, no? So sige, pakita ko na sa inyo kung paano. Tingnan muna natin kung hindi pa expired yung gamot, no? Tsaka siguraduhin natin na tama yung gamot na bibigay natin. So ito na compute na natin siya, yung isang liter na to, good for isang building, no? Ang kinumpit na lang natin yung ano eh, yung water consumption niya. Kasi doon tayo magbe-base eh. So madali lang, ihalo lang natin siya. O usually binibigay siya during mid-grow. So kailan nagsisimula yon? Usually start ng day 15 up to harvest pwede siya ibigay, no? Kasi nagpo-promote siya ng good health. So mas malakas yung resistensya ng manok laban sa mga sakit. Then pag nagbakuna tayo, mas maganda yung response niya sa vaccination natin, no? So mas protektado talaga yung ating manok. So ito, ready na to ibigay sa manok. Ito nga po, ito pa yung medicator natin, no? So naka-inline siya sa main na water drinker. So ipasok lang natin doon. Okay. And okay, so automatic naman siya na higupin niya yung gamot. Yan, narinig niyo nagki-click, no? Okay, so sinihigup na niya pa konti-konti. Tapos hinahalo niya na doon sa nipple drinkers natin. So sa pag conventional farms naman, pag wala tayong gantong setup mga medicators, pwedeng direct na doon sa mga drinkers, no? Or kaya pag meron tayong overhead tank, nasa taas, doon natin ilalagay yon. Pag during finishing stage na, iniiwasan na natin mag-antibiotics dyan eh. Kung sakaling magkasipon pa rin, no?
So kasi mayroon tong yung mga antibiotics na to, usually mayroon yung withdrawal period. Ibig sabihin na mayroong time na itigil na natin siya bago mag-harvest kasi para hindi magkaroon ng antibiotic residue sa meat. So pwede tayong magbigay ng ibang mga like mga mentholated products, mga may eucalyptus, which is nandito sa ating new mukil. Okay, ituro ko naman sa inyo itong paggamit natin ng new mukil, no? So ito, binibigay natin siya through misting, no? Tapos ang dilution niya is 1 liter per 50 liters na water. So itong gagamitin natin for misting, yung ating knapsack sprayer. Okay, so isang knapsack sprayer is pagpuno siya, nasa 16 liters, no? So pag mga 15 liters lang hindi puno, ang gagamitin natin is mga 300 ml lang. Tingnan natin. So good for ano na siya. One knapsack spray na 15 liters. Okay? Usually ni-spray natin siya during morning and sa afternoon. So pwede rin siya sa mga tunnel ventilated houses and sa mga conventional houses. So, para saan siya? Para pag meron tayong napapansing sintomas pa rin ng sipon, yung pisik at halak, yan, pwede siyang ibigay sa ating mga alaga. Kung close house yung bahay natin, mas maganda may ano tayo dito. Mas dimmer yung light intensity. Kadalasan nasa 5 to 10 lux to, no? Compared sa brooding, which is mas maliwanag, para ma-ano sila, mas ma-familiarize sa fields. Dito naman sa during finishing stage, hindi na nila kailangan masyado to. Mas kailangan nila yung maging relax sila, no? So, mahalaga na mamonitor natin yung temperature, yung humidity, okay? Yun ang dalawang basic na minomonitor. Kasi sa laki nga nila, nagpo-produce sila ng sobra-sobrang heat. Pag gumalaw-galaw pa sila, pwede silang ma-heat stress at eventually ma-heat stroke. So, yun ang iniiwasan natin. Sa pag nandito naman sa tunnel ventilated houses, pag finishing stage, yan, gumagana na yung mga cooling systems nila, yung cool pads, yan, pinapagana na. So, sa loob, talagang malamig na dyan. Since ang requirement ng broiler sa finishing stage is ma-cool down ng kanilang katawan. So yun, makikita natin sa during finishing kung kailangan natin i-adjust yung kanilang yung height ng mga nipple drinkers at saka feeders pag dito sa ating mga automatic systems. Actually sa mga conventional farms din, no? Yung mga nakatali or nakasabit na mga feeders at drinkers, pwede natin i-adjust para mas komportable sila sa ano, sa height ng itong mga feeders at drinkers na to. So sa finishing stage, mahalaga na nagtitimbang tayo, no? So sample weighing lang naman yung ginagawa natin. Ayan, para ma-forecast natin kung kailan natin siya mapapa-harvest. Ma-inform natin yung ating mga buyer tsaka yung planta, okay? Kasi iba-iba kasing customer, iba-iba rin yung requirement nila ng sizes. So ma-inform natin sila kung kailan natin sila pwede mapa-harvest. Pwede rin natin ma-project doon kung ilan yung kailangan nating feeds para hindi masyadong sobra o kaya hindi naman tayo mabitin, no? Sa kanilang consumption, mapoproject natin yan. Depende kung ano yung market nyo, no? Pag nasa lechon manok market kayo, siguro at least 1.4 and to 1.6 yan para pag kinata yan, nasa range ng 1 kilo. Sino ang gustong-gusto ng ating mga nagle-lechon manok, no? Pag mga prime sizes naman, mga 1.6 hanggang 1.8 kilos, ayan, yan ang mga na medyo nakikita natin sa supermarkets and usually pinapadala din sa mga restaurants and mga hotels. Dapat meron tayong certain percentage ng buong flock na hinana natin, no? Sinasample yung weight. So minimum nasa 1% yan, 2% ng buong flock. So kung may 38,000 heads tayo, for example, sa 2% yan nasa 760 sa total population. So kung may 5 pens kayo, per pen nasa 152. Kung 1% lang, nasa 70 per pen. Usually may weekly weighing naman tayo na ginagawa. So start tayo ng say day 7, 14, 21, and 28. So yung 28 days, yun na yung start ng finishing stage natin. Tapos pwede rin tayong sample weighing after 2 days. Tapos kung tansya natin na harvest na tayo 2 to 3 days, pwede tayong mag-sample weight ulit. So yun, mga 1% of the flock pwede natin gawin. Malapit na tayo magpa-harvest. Okay, pero dire-diretso pa rin dapat ang ating good management para mabigay natin yung overall comfort sa ating mga manok. So dapat na nagbibigay tayo ng finisher feeds dahil dapat akma or dapat match yung ating mga binibigay na nutrients sa ating mga alaga.
So nire-recommenda ng BMEG na iba't ibang type ng feeds na pinapakain natin sa ating mga alagang broiler base sa kanilang edad or kanilang stage sa kanilang life, no? So nag-start yan sa booster, then starter, then grower feeds, then lastly yung finisher feeds, no? So ito yung isang example natin ng finisher feeds, no? Makikita natin na pellet siya. So bakit? Kasi yung kanilang yung particle size malalaki, so mas mabilis nilang makakain ito, no? Tapos yung roughness ng yung texture ng pellet, yun ang gustong-gusto ng mga broilers, eh. So ma-encourage silang kumain, so para ma-promote yung kanilang growth at ma-maintain nun sa during finishing stage, no? So itong mga ating mga BMEG feeds, meron siyang mga optimum digestible amino acids, no? So ibig sabihin lang nito, madaling ma-absorb ng ating mga alagang manok, kaya mas maganda ang kanilang growth, tsaka mas maganda yung FCR nila. So doon na madalas tinitingnan yung kita ng farm, eh. Kung mas mababa yung FCR kaysa sa weight, mas maganda. So ibig sabihin, mas konti yung na-consume niyang feeds kaysa doon sa expected, so mas nakatipid siya doon. So after finishing stage, yan na papasok yung harvest natin hanggang ma-clean up na lahat, hanggang sa huling manok. Then, dyan napapasok yung panibagong growing cycle.